Hello guys, this is King and welcome to Pinoytube. So for this video, i-unbox natin at bibigyan ng first impression itong SriHome 1080p Full HD webcam. So stay tuned guys! So welcome back guys. So bago nating simulan yung unboxing, magpapasalamat nga pala ako sa mga bagong subscriber ng Pinoytube at dun sa mga walang sawang nanonood ng mga videos namin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, kung hindi pa kayo subscriber ng Pinoytube, i-hit nyo na yung subscribe button dyan at yung bell button para updated kayo sa mga videos ng Pinoytube. So simulan na natin yung video guys. Ayan. So dahil magsisimula na yung mga online class na, sa iba't ibang school at syempre yung sa anak ko magkakaroon na rin siya ng online class, wala kaming webcam, so naisipan namin maghanap ng webcam at sa dinami-dami ng sinearch ko, ito yung isa sa mga nakita ko maraming good reviews at swabe yung presyo niya. Nasa 800 lang yung presyo niya kung bibili nyo mismo sa Lazada. And hindi ko rin natignan kung meron siya sa Shopee, pero ang pricing niya is between 800 to 900, depende sa seller. Pero ito, nabili ko siya sa mismong store ng SriHome sa Lazada. Ayan. So ang sabi, 1080p Full HD webcam lang siya, and meron siyang 360 webcam rotation manually. So plug and play pre-driver. So ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng driver. So pag kinabit natin siya sa computer natin, magkakaroon na siya ng sarili niyang driver and kusa na siyang aandar. Meron daw siyang Full HD 1080p 1030fps na resolution. Ang lens niya is fixed na 3.6mm lens. Focus type niya is manual. So tayo mismo yung mag-a-adjust ng focus ng camera. Ang sensor na ginagamit niya ay CMOS. Video format is MJPEG or H.264. So ito, nakadepende to sa kung anong software yung gagamitin natin. Field of view is 90 degrees wide angle, 360 manual rotation. Interface niya is USB 2.0 at 3.0 port. So backward compatible din siya. Built-in stereo omnidirectional microphone at meron siyang automatic whiteness balance at automatic color correction. Ang model niya is SH003. Yan, so made in China. Yan, so nung dumating to, naka isang bubble wrap lang siya and medyo may onting UP naman yung sa box, pero yung laman, mukhang okay naman yung laman niya. So, pagbukas natin, una nating makikita is yung SriHome Webcam User Guide. So, kung hindi nyo naiintindihan yung mga ibang pinagsasabi ko rito, meron naman siyang manual. Pakibasa na lang kasi nandito yung mga simple steps na pwede nating sundin kung paano natin mapapaandar yung webcam. So, tingnan natin kung ano pa yung laman sa loob. Oops. So, meron din siyang lens cover. So, ito, ididikit natin to sa mismong webcam. Tapos, magiging cover na siya. So, privacy protection yan. Ayan. So, next natin is yung mismong webcam na. Ayan. So, yung webcam is medyo malaki siya. And, tingnan natin kung mahaba yung kable niya. So, USB syempre, yung connection niya. Mga 1 yard yung haba niya, and build quality is parang solid naman. So meron siyang plastic HD 1080p. So ito yung manual focus. Ngayon kung malabo yung itsura nyo sa camera pag ginamit nyo siya, ito lang yung pipihitin nyo guys, tong silver na to. Yan yung mag-a-adjust kung gaano kalinaw yung focus ng camera. And yung sinasabi nilang 360 degrees na rotation is ito yon, yung sa ilalim ng webcam, pwede natin siyang pihitin. So, pwede nyo siyang i-adjust ng paganyan kung wala kayong patungan. Tapos, pwede nyo i-ganyan, ipatong sa monitor nyo. Yan. So, pwede nating ikabit sa tripod. So, may butas na siya, pipihitin nyo lang and makakabit nyo na siya sa tripod. And, yun dito sa taas, ito yung pinaka pang adjust. So makikita nyo guys, parang may letter L or yung parang may paa siya.
Ayan. So, etong paa na to is pinaka-pang-balance nyo or pang-adjust nyo depende sa kung ano yung pagkakabitan nyo yung monitor, kung gano'ng kakapal yung monitor. So, pwede siyang paganyan para pag pinatong natin siya sa lamesa, medyo pwede nyo itingala. Ayan. Kasi medyo matigas yung dito sa gilid eh, sa ilalim. Ayan. Pwedeng paganyan. And so, tatanggalin ko na itong plastic na cover niya kasi gagamitin na. Ayan. Tapos, ikakabit na natin yung privacy cover niya. So, yung privacy cover, may sticker. Tatanggalin na natin yung sticker. Ayan. Depende yan sa inyo kung paano nyo gusto ikabit. So, ako mas gusto ko na parang nakabaliktad ganito. Ayan. So, ipapasok natin ganyan. Tapos, konting press lang. So, didikit na yung pinaka-cover. So, ayan. So, gusto ko pababa. Ngayon, kung namomblema kayo, paano pipihitin yung pang-adjust ng manual focus sa loob. Parang may ukit siya sa gilid. Kahit lapis, pwede nyo nang ipang-pihit dyan. Pipihitin yung ganun para lilinaw yung focus niya. Ayan. So, nakabitan na natin. So, pag hindi nyo ginagamit, sasarado nyo lang ganyan, okay na siya. Hindi na kayo mabobosohan or something kung may nagawo-worry kayo. Yan, sa privacy. Yan. So, te-testing na natin siya sa computer. Kakabit na natin siya. Yan. So, welcome back guys. So, ngayon, nakakabit na siya ngayon sa computer namin. And yung gamit namin computer is Ryzen 5 lang na walang video card. So, para sa gagamitin ng anak ko sana sa schooling. Eh nandito ngayon tayo. So may kung may nakikita kayong parang ghosting sa screen sa computer yan kasi naghihingalo kasi nakabukas yung Google Chrome. Tapos kina-install lang ako ng OBS tapos eto gamit yung camera. Ngayon kung gusto niyo pa malaman yung mga ibang detalye tungkol dun sa webcam, punta lang kayo sa website ng SRICAM.com tapos click niyo tong products. Tapos sa products lalabas doon na SH003 1080p. Click niyo yan. And lalabas na doon lahat ng detalye na gusto nyo malaman or mas gusto nyo pang ma-inform sa mga specification and detalye nung webcam yan. So, scroll down nyo lang, makikita nyo lahat ng features niya. So, kung naka-Windows 10 kayo, madali lang, ikakabit nyo lang yung USB nyo sa yung USB niya sa computer, tapos madedetect na siya and auto naman magkakaroon na ng driver kasi yung Windows 10 updated siya sa mga driver and yung SRICAM plug and play lang siya. So automatic na may driver na kaagad, andan na kaagad yung webcam. Tapos yung gamit kong camera dito, i-search nyo lang sa Windows 10, type nyo lang dito camera. Yan. Tapos lalabas na tong camera app na to. So ito yung ginagamit ko ngayon. Ngayon sa mga nag OBS, madali lang din ma-detect yung camera, syempre mahabang topic. So, pag nag-OBS kayo, alam nyo naman siguro kung paano i-install yung camera. Ayan. So, in terms of quality, maganda yung quality niya and malinaw naman siya. So, in terms of build and quality, para sa akin, pasado yung SriHome na 1080p webcam. So, kahit 2 megapixel lang siya, malinaw naman yung video quality niya. And sa in terms sa sound, sa medyo parang kinulang nga lang siya dun sa microphone kasi meron siyang built-in na microphone. So yung naririnig yung boses is mismong galing dun sa webcam. Wala akong gamit na kahit anong microphone. Medyo mahina siya. Nandun siya sa mahinang side pero passable naman. And ginamit din namin siya. Nag-video call kami gamit sa Facebook Messenger. Tinawagan ko yung asawa ko gamit yung cellphone niya. Tapos gamit ko yung sa computer. And naririnig naman niya ng maayos yung boses ko. And malinaw naman niyang nakikita yung mukha ko. Yan. So, sana magustuhan niyo or sana nabigyan ko kayo ng information about sa webcam na to. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung yun naman type, dislike it. And for more Pinoytube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoytube signing out. Thanks for watching. Bye.